Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamarang Panukalang ibalik ang parusang kamatayan. Pero ipapataw lang yan sa mga krimen konektado sa droga. Saksi si Tina Panganiban Perez. Paulit-ulit na tinangka ng mga contra-death penalty na magpasok ng amendment o pagbabago para burahin ang kamatayan bilang parusa. Pero paulit-ulit din itong ibinasura ni Justice Committee Chairperson Ray Umali. Sa huli, naglabas si Umali ng omnibus rejection o isahang rejection na lang sa lahat na magiging kaparehong pagtutol. Kontra raw kasi ito sa intensyon ng panukala at nakakaubos daw ng oras. The inordinate railroading of the death penalty bill would only show that we have a chamber of bullies and puppets. They have killed our constitutional right to freely express our views. I call this the Bicol Express. Malinaw na malinaw na they didn't want to even debate, they didn't even want to entertain questions. They were in a hurry to approve it tonight. Makikita mo dito, dilatory lang talaga, and kami, naging very cool kami. Ilang proposed amendments ni Manong Edsel na pabalik-balik. Mula sa naunang listahan ng 21 krimen, mga krimen konektado sa droga na lang ang pwedeng patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection, hanging o firing squad. Reclusion perpetua to death na may kasamang multang 500,000 hanggang 10 million pesos na ang parusa sa pag-angkat, pagbebenta, pag-transport at pag-distribute ng droga at mga sangkap nito. Pag-maintain ng lugar kung saan pwedeng gumamit o magbenta ng droga at pag-manufacture ng droga at essential chemicals nito. Hindi kamatayan, kundi reclusion perpetua at multang 500,000 hanggang 10 million pesos naman ang parusa sa possession ng dangerous drugs gaya ng 10 gramo ng opium, morphine, heroin, cocaine, marijuana at ecstasy. Kapag ang krimen ay pwedeng parusahan ng reklusyon temporal na katumbas ng 12 years and 1 day to 20 years imprisonment o mas mabigat pa at ginawa ng nahadrogang salarin, aakit ang parusa sa reklusyon perpetua to death. Pero kung naihain na ang reklamo at hindi nakasaad doon na nakadrogang salarin, hindi pwedeng amyendahan ang reklamo para idagdag na nakadroga ito, kaya hanggang kulong lang ang parusa. Kapag sakop ng death penalty ang reklamong inihain, kailangang abisuhan ng Commission on Human Rights. May parusa ring reklusyon perpetua o kamatayan at multang 500,000 hanggang 10 million pesos ang empleyado ng gobyerno na makawala o gagamit ang kumpiskadong droga sa ibang paraan. Yan din ang parusa sa mga magtatanim umano ng droga bilang ebidensya. Kung nakinabang naman sa droga ang sinumang halal na opisyal, sisabakin siya sa pwesto at habang buhay na disqualified sa anumang posisyon sa gobyerno, pati government-owned and controlled corporations. Lahat ng napatawan ng death penalty, automatikong ire-review ng Court of Appeals o ng Korte Suprema. Hindi naman pwedeng ipataw ang death penalty sa 17 taong gulang pababa o 71 taong gulang pataas. Nakatakdang isa lang sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang death penalty bill sa susunod na Miyerkules. Inaasahang tatangkain pa rin itong harangin ng ilang kongresista. We will continue to struggle both inside Congress as well as on the streets to let the people know what kind of legislators they have. It has a chance. A close fight. I'm predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14, either way. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi